Manigong bagong taon po sa inyong lahat, mga kababayan. Happy New Year. Ako, mag-start na po ang 2020. Sa iba po, nag-start na po. Ako, dito alas 5 lang po, alas 5 pa lang po ng hapon. Sana na po naging ayos po ang inyong araw. May mga handa, syempre. Iba, may mga anting-anting na pera sa kanilang mga handa, mga bilog na prutas. Syempre, yung pinaniniwalaan pang paswerte, okay lang po, wala naman po mawawala. Ano po ba yung mga dapat po natin gawin sa ating mga New Year's resolutions? Nasunod po ba natin last January 2020, mag-start na naman po. Mag-isip-isip po tayo kung ano po yung mga nagawa po natin sa ating mga New Year's resolution. May nangyari po ang milagro. Tara, samahan nyo po sa pag-celebrate po ng bagong taon. Medyo maganda ang temperature po ngayon, plus 1. Yan. Medyo nalalamig na rin ako at nagpapawis ang gutom. Ayan po, diba? Kasi marami daw po yung pagkain. Ayan, dito na po tayo sa labas at malakas po ang snow. Tamang-tama. Adiyo, ang ganda. Maganda pero nangangatog na po yung galangal ako. Itong isang kapitbahay namin talagang hindi nagpapakabog sa mga dekorasyon, nagdagdag pa bago magbagong taon. Hanggang 3 kings po yata yan eh. Baka umabot po yan hanggang Chinese New Year. Nakakatawa po dito sa neighborhood po namin. Magkalapit lang po talaga ang Kapuso at ang kapamilya, star ng Pasko. O, di ba? Dahil nga po, plus kayo, okay lang pong maglinis ng kotse. Mas madali. Hindi po masyadong frozen. Parang maganda po sa halo-halo eh. Kapag gantong New Year po sa Pinas, ano? Napakasarap. Siyempre ngayon po, konti nga tayo. Labas na lang po tayo ng bahay. Doon na lang po tayo mag-ilaw o mag-enjoy. E din naman po siguro mag-video karaoke dahil New Year na po. Dito po nakakatawa kasi bihira ko lang po talaga makita bukas yung mga bintana sa gantong oras. Nakikita ko rin po yung mga ginagawa ng mga kapitbahay ko. Minsan po may nagluluto ng ham at kung ano-ano. At talaga nag-service. Minsan nainggit po talaga ako pag nakikita ko po yung masaya buong pamilya. Minsan nakikita ko po talaga sa harap ng bintana. Ayoko po muna ng lapitan kasi baka may mag-emote ako. Makikain naman po ako doon sa mga finish po na nagmamalasakit sa akin. Meron pa naman po. Kapag bago taon po, mas naghahanda po talaga nanay ko. Siyempre, sa Pasko, nagtitibid po talaga yung nagkukuri po. Bago taon po siya bumabawi. Tapos, pangganda po, di ba? Sarap mong tingnan yung mga kabahay, di ba? Tatawagin ninyo. Siyempre, kung wala pa pong pandemya, tawagin ninyo. Mag-i-enjoy kayo. Manonood kayo sa bukit. Pumunta kayo sa gitna ng bukit. Titignan nyo po yung mga paputok. Di ba? Napakasarap po talaga sa probinsya. Tapos, ang nakakatawa po, di ba? Kapag New Year, siyempre, yung mga panahon na malaya tayo, lalabas tayo sa kalsada. Dati po nung maliit ako, may nagsusunog po talaga ng gulong. Doon po hinahagis yung mga paputok. Talaga pinanunod po namin. Malapit po sa bukit. Pero ngayon po siyempre pinagbabawal na po yung mga ganito. Siyempre hindi naman po sick. Siyempre yung paputok po talaga ngayon. Hindi talagang doble ingat. Mag-isip na lang po tayo. Talaga mag-enjoy po tayo. Pwede naman po tayong umatungal, di ba? Makaraoke. Kasama yung mga pamilya, magliwaliw sa bukid, siyempre social distancing naman. Kung wala namang bukid, takay sa balkon, basta mag-isip po talaga na magiging masaya kayo, tapos magkwentuhan kayo kung ano ba yung nangyari sa New Year's resolution, parang wala namang nangyari, di ba? Tapos ang handaan nyo ay sa katuta. Well, last day naman yung 2020, lubos-lubosin na, magda-diet o kaya mag-exercise na lang ako sa next year. Ang New Year's resolution, yung magtanungan kayo ng mga New Year's resolution, maganda rin po yun, di ba? Tapos magtawaan na kayo kung ano kung ako po ang tatanungin ninyo kung ano ang New Year's resolution ko, yung kung mawala na po itong pandemya. Hindi na lang po sa sarili ko kasi syempre sa ngayon po wala na po ang masyadong hinihiling sa Panginoon. Ang hinihiling ko lang po talaga yung wala na po itong pandemya para mas maging malaya po tayong lahat, di ba? Yun po. Masarap po talaga kumilos eh. Yung wala po tayong masyadong kaalalahanin, kung ano po mangyayari mo sa mga malate sa buhay, kapag nagtrabaho, sa bahay, di ba? Mga ganun ba?
blinders po sa panahon ngayon. Ay lalo na po ngayon sa panahon ng bagong taon, bago na po tayong matigas ang ulo. Dahil marami po mga frontliners na nagsasakripisyo para po sa atin. Yung mga mahal natin sa buhay na nagtatrabaho, nakipagsapalaran ng mga biyahe. Ayun po, yun yung resolution ko. Siyempre, world peace. Yan. Universal naman po yung New Year's resolution. Talaga yung healing process po kasi natin sa ngayon talagang medyo challenging, lalo na po ito sa panahon ng pandemya. Kaya sumunod po tayo sa mga pinagutos pa ng gobyerno para din po sa ating kabutihan. New Year's resolution po ay punuin po natin ang pagmamahal, pag-asa, disiplina. Yun po kailangan po natin siya. At higit po sa lahat, pananalig po sa Panginoon. Yun po ang pinaka-importante. Di ba po pag sinabi New Year's resolution, ayun yung mga dapat nyong gawin. Siyempre, hinihilong ko po. Ang gusto ko po talaga gawin, hinihiling ko po sa Panginoon na lagi ko po ipagdarasal na mawala na po itong sakit na kumakalat at maging malaya na po tayong lahat. Yun po yung pinakamasarap pagising po natin na masarap po talaga maging malaya, di ba? Siyempre, pagkatapos pong kumain ay titingnan po natin kung may mga paputok po. Okay naman po magpaputok po dito. Yan, may naririg na po ko, nag-iisno po. Tara, tingnan po tayo. Punta po tayo sa open ground doon. Tingnan po natin kung meron makikita tayong mga nagsisilaw-silaw. Hindi po nagigilid-gilid ah, mga mga paputok po yung tingnan. Medyo nag-uumpisa na po dito ang New Year. Almost 12 midnight na po. Naku po, nakakamiss sa Pilipinas, di ba? Siyempre yung paputok po, pag salubong po sa bagong taon, pag alis po ng mga masamang espiritu ng mga nakaraang taon. Ano ba yung masamang espiritu? Yung mga bad lucks yun. Kaya salubongin po natin ang bagong taon ng masaya. Dapat magsaya po, smile. Yan, kasama po ang pamilya. Tumawag po sa mga mahal po natin sa buhay para mas masaya. Yan, ganito po. Konting oras na lang po at bagong taon na po dito sa Finland. Yan. Dito po ngayon sa gilid ng lake. May mga ilang tao na rin po. Nakasuot po ako ng mask. Ayan! Happy New Year po! Naku, welcome 2021! Magpasalamat po tayo sa Panginoon! At buhay po tayo! Naway ang pandemya umalis na po! Maraming salamat sa 2020 sa mga pagsubok, sa lahat ng masaya, malungkot, lahat-lahat po. Pasalamatan po natin at salubungin po natin ng ang bagong taon ng may pag-asa, disiplina, at lagi pong may pananampalataya sa Panginoon. Mabuhay po tayong lahat! Happy New Year!
Paano po, maraming maraming salamat na po sa inyo oras na nila sa Pinilakan Lakbay. Basta positive vibes, good vibes lang po tayo. Lagi ang pakailangan natin ngayong bagong taon. Magmahalan, pasensya, magmalasakit. At sumunod po tayo sa patakaran ng gobyerno para isang araw ay maging malaya na po tayo sa paglabas. God bless, ingat po lagi, magandang araw. Laban lang!